So mga tol, suspindido nga po sa boxing si Edgar Berlanga matapos tangkang gagatin sa tenga ang katunggali nito na si Romer Angulo noong June 12. Inulat nga po ito sa ESPN News na ayon dito na 6 na buwan daw itong sinuspinde ng New York Athletic Commission at pinagmumulta ng $10,000 bagamat di nakita ng referee ang nasabing insidente. Kitang-kita naman sa camera ang ginawa ni Berlanga na mala Mike Tyson. Ngunit hindi pa rin ito nakaligtas sa nasabing komisyon dahil sa poll na nagawa nito. Sa kabilang dako naman mga tol, matapos nga po maging undisputed si Jermar Charlo nang manalo ito via knockout sa round 10 labang kay Brian Castaño. Kung matatandaan natin na inutos ng WBO na kailangan itong depensahan ang titulo niya sa mandatory na si Team Chu, subalit naglabas nga din po ng balita ang Boxing News 24 na kailangan depensahan ni Jermar Charlo ang IBF Super Welterweight title nito sa mandatory na si Bakram Mortasaylib. Ayon nga po dito sa Boxing News 24 mga tol, inulat dito na may pinarmahan daw si Jermar Charlo na kontrata na kung mananalo daw siya sa rematch kontra kay Brian Castaño ay lalabanan daw niya ang mandatory na si Bakram Mortasaylib. Naglabas pa nga po ng copy ng document si Dan Rafael sa kanyang Twitter account na patunay na permado ito ni Jermar Charlo noong January 24 ngayong taon. Kaya kailangan magdesisyon ni Jermar Charlo kung sino ang makakalaban niya. Kung si Team Chu naman ang kakalabanin niya, obligadong kailangan niyang ibakante ang IBF Super Welterweight title. Wala pa nga pong pahayag si Jermar Charlo sa balitang ito, kundi depensahan ba niya ang titulo dito kay Bakram Mortasaylib na isa ding undefeated na boxer. Sa kabilang dako naman mga tol, matapos nga po magwagi ni Yumer Marshall bilang gold medalist sa SEA Games ng boxing, namasyal nga po ito sa Boracay para makapag-relax kasama ang kanyang asawa. Pagkatapos nga po ng pamamasyal, balik training na nga po ang ating pambato sa middleweight division, kung saan nagpost nga ito sa kanyang FB page na sumusuntok ito sa punching bag at sinabi na unang araw para sa susunod na laban. Balik pro na nga po si Yumer Marshall mga tol. Kung matatandaan natin na 2 beses pa nga lang po ito lumalaban sa pro, nakakalaban si Andrew Wildfield, tinalo niya via unanimous decision, at si Isaiah Hart naman, tinalo niya via technical knockout sa round 4. Sa ibang balita naman mga tol, na Oya Inoue, sinabi na magre-retiro na daw sa edad na 35. Inulat nga po ang balita na ito sa Tokyo Sports website. 29 anyos pa nga lang po itong sina Oya Inoue, kaya matagal-tagal pa itong mamamalagi sa boxing. Paliwanag nga din ni Naoya Inoue, wala pa daw siya sa peak ngayon at patuloy pa rin daw siya nag-i-improve sa larangan ng boxing. Sa balitang Quadro Alas naman mga tol, masama nga po ang loob nito sa chairman ng GAB na si Abraham Mitra. Nagpahayag nga po kasi si Mitra mga tol sa YouTube channel ng Play It Right TV. Paliwanag ng chairman ng GAB, tutulong daw ito kay Casimero. Susulatan daw nito ang WBO para pagbigyan si Casimero na makalaban muli. Pero tila hindi nga nagustuhan ni Casimero ang hakbang ni Mitra, kung saan sinabi ni Casimero sa kanyang post sa FB na ngayon lang daw lumabas ito, samantala noong may mangyari daw sa UK, hindi man lang daw nagpakita ito kahit magkatabi daw sila ng hotel na tinutuluyan. Wala naman pong binanggit na pangalan si Casimero sa kanyang post, pero si Mitra nga po ang pinapatamaan ito. Pinost na din po kasi ito ni Batang Mindanao, isa sa malapit na kaibigan ni Casimero.